Paunti-unti lang yung hanggang sa makakaya ng budget. Ganito ang eksena ngayon ng mga mamimili sa Balintawak Market sa Quezon City. Kanya-kanyang diskarte para kahit papano ay makapaghahanda pa rin ng gulay sa hapag. Sa mga tindang gulay kasi, pinakaramdam ang paggalaw ng presyo ng bilihin. Kagaya ng sitaw na kung kahapon 80 pesos lang ang kada bundle, ngayon 120 pesos na. Nagmahal daw ito ng manalasa ang Bagyong Ompong. Ang okra, tumaas ng 20 pesos na 100 pesos kada 1.5 kilo na ngayon. Ang talong na dating 50 pesos, 60 pesos na ang kada kilo. Malaki naman na ibinaba ng presyo ng pechay bagyo. Mula sa 380 pesos, 160 pesos na lang ang kada kilo. 200 pesos naman ang ibinawas ng presyo ng repolyo. Mula sa 430 pesos kada kilo kahapon. Ang carrots, 200 pesos na lang ang kada kilo mula sa 240 pesos. 120 pesos daw ito bago ang Bagyong Ompong. Ang kangkong naman, 50 pesos pa rin ang kada bundle. Inaasahan ng mga nagtitinda na bababa ang presyo ng gulay sa mga susunod na araw. Ngayon kasi medyo mahal. Kasi gawa ng nagdaan bagyo. 5 kilo naman ang limit ng mga mamimili ng NFA rice. Mabibili ito sa halagang 27 pesos kada kilo. 48 pesos naman ang kada kilo ng pinakamurang commercial rice na sinandoming. Ang Super Angelica at Bachelor Rice mabibili sa halagang 50 pesos kada kilo. Ang kada kilo naman ng malagkit, 60 pesos. Sa pag-iikot naman namin sa Mega Q-Mart, karamihan sa mga gulay tumaas din ang presyo. Ang repolyo, 350 pesos na ang kada kilo mula sa dating 200 pesos. 200 pesos naman ang itinaas ng presyo ng carrots mula sa dating 200. Ang broccoli, 200 din ang itinaas mula naman sa dating presyo na 300 pesos kada kilo. Ang lettuce, mula sa 250 pesos, 350 na. At ang bagyo beans, 120 pesos na mula sa dating 80 pesos. Sabi ng nakausap naming tindera, malaki ang kinalugi ng mga nagbabagsak ng gulay, lalo't nasira ang mga pananim nila dahil sa nagdaang bagyo. Ang presyo naman ng commercial rice, hindi pa rin bumaba kahit bumaba na ang bentahan ng kada sako. Paliwanag ng isang rice retailer, 50 pesos lang ang ibinaba ng kada sako ng bigas. Kailangan pa rin daw nilang bawiin ang gasto sa trucking, transportasyon at pagbebenta ng mga bigas. Anila, baka mas tumaas pa ang presyo ng bigas dahil sa maraming nasalanta ang Bagyong Ompong. Nanindigan naman si Director Rex Estoperes na sapat ang supply ng bigas hanggang Disyembre ngayong taon. Aniya, kakayanin naman ang gusto ng Department of Trade and Industry na may market participation sa supermarkets. Pero mas priority pa rin daw dapat ang mga pamilihang bayan. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, may ilang negosyante pa rin na nananamantala at tinutubuan ng malaki ang mga gulay sa palengke. Pero aniya, may mga paparating na supply ng gulay mula sa Mindanao at ibebenta raw ito sa mas murang halaga. Sa issue naman sa presyo ng bigas, sinabi ni Piñol na pag-aangkat pa rin ang pinakamainam na solusyon. Ipapanukala niya raw sa palasyo na NFA ang mamahala sa pag-aangkat ng bigas. At ubusin na ng NFA ang natitira nilang pondo para bumili ng local rice production. Plano rin ang pag-aangkat ng mais, lalo't karamihan sa mga taniman ng mais ay sinalanta ng Bagyong Ompong. There is nothing wrong with importing for as long as wag nating sagasaan yung mga farmers natin.